Hi, ito yung araw bago ang alis ko kinabukasan. Namitas kami ng rambutan at nagready na rin ng ilan pang mga dadalhin namin paluwas ng Quezon City. Kasama ko kasi ang aking nanay at ang aking bunsong anak. Ayan, busy sila sa pagkukuha ng rambutan. Nag-request kasi ang aking mga kapatid na magdala raw ng pasalubong. Kasi dahil alam nila na may rambutan kami malapit sa aming bahay, kaya yun yung nag-request sila. Isa pa nga yung lansones, kaso sad to say, yung puno ng lansones namin is natumba na nung bumagyo. Bali, 3 puno yung natumba, kaya wala na kaming lansones. At saka yung suman. At eto naman yung bukayo, made from the Philippines, pupuntang Hong Kong. Ayan, thank you naman sa nagluto. May lahok na ano yan, yung langka. Nilagyan siya ng langka. Kaya mabango siya. And then, tamang-tamang pang sama sa kanin. Ayan, masarap yan guys, sinasama sa kanin. Try nyo. At yung suman ay kinabukasan pa, maagang-maagang ihahatid. At eto na nga yung araw na pinakahintay namin. Ayoko talagang dumating itong araw na ito, pero wala akong magagawa. Hindi ito mapipigilan. And dito na kami sa Calapan Pier at nakasakay na rin kami sa barko. Dito yan sa Montenegro Liners. Siya kasi yung unang aalis, kaya mabuti na lang naabutan pa namin siya. Kahit medyo mahaba yung pila, yun, sumakay na kami. At ito yung magandang tanawin na talagang hinihintay ng maraming mga sumasakay sa barko. Ito yung statue ni Mama Mary dito sa Batangas, bandang Batangas na yan guys. Sabi ng nanay ko napuntahan na daw niya yon, at talaga namang kinalibutan daw siya nung nakita niya and malapitan. At ito, nandito na kami sa, ewan ko ba kung saan dito. Ito yata yung bandang Laguna na. Nasa Skyway kami. Ayan. Sobrang bilis ng panahon. Natapos na kaagad ang 24 days na bakasyon ko dito sa Pinas. Nakakapanghina, nakakalungkot. Pero kailangan nating tiisin na aalis na ulit tayo dito sa Pilipinas. Para din naman yun sa ating pamilya. Kaya naman, tiis-tiis din. Madali lang naman lumipas ang 2 taon. Ayoko na nga sanang bumalik, kaso no choice ako at wala naman ibang tataguyod sa aming mga bata. Kaya laban lang. Ah, diba? Ang cute ng ano dito sa Manila. Yung skyway nila. Ang galing. Medyo mahaba din yung nilakbay namin dito sa Skyway. Siguro mga nasa 1 hour din yun. Ang ganda lang kasi walang traffic, no? Kaso medyo mahal nga lang ang pamasahe. So alam nyo ba guys, bakit hindi ako masyado nakakapag-upload ng video sa aking ano wall? Kasi talagang sinusulit ko yung mga time at pagkakataon na makasama ko yung aking pamilya, lalong-lalo na yung 2 kong anak. Kaysa mag-edit-edit ako, kaysa mag-video-video ako, is sa kanila ko na muna inilalaan yung time ko. Kasi alam kong matagal ulit kami magkikita, matagal ulit kaming magbabanding, nagkikwentuhan kami ng bawat mga gusto nila at ayaw nila. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-upload. Ayan, nandito na kami sa bahay ng ate ko. Matapos ang halos 8 oras, nakarating na rin kami. Mga ano kami dumating dito sa kanila? 7 ata na? 7 na? At ayan, nagbanding-banding na ang aking mga pinsan at ang aking anak. Ayan. Yung panganay ko, hindi siya nakasama kasi meron na silang pasok eh. Hindi naman araw-araw yung pasok nila, pero nagre-report na sila sa school, lalo at yung anak ko is may katungkulan sa school nila, kaya hindi pwede siyang absent. Pero gusto sana talaga kung kasama ko siya. Ayan, yun yung bunsong anak ng kapatid ko, yung lalaki. Tapos din, alaga nila yung dog na super cute na si Cloudy.
Ayan, guys. At eto, back to normal na naman tayo. Back to reality na naman tayo. LDR na naman sa mga anak. Pero laban lang. Kayang-kaya yan. Gana naman talaga tayo. Magtitiis para sa ating mga anak. Lalo sa tulad ko na ako lang talaga ang kumakayod. Super cute ng aso, ano. Tapos ay, nakita na yung short. Pamangkin ko yun. Yung batang makulit din na yan. Super kulit. At ilang oras na lang, isang tulog na lang kanabukasan ay babalik na ako. At eto na, dahil sa kinabukasan isa, babalik na nga ako ng Hong Kong. Ayan, nag-quality time muna kaming magkakapatid and then nanay ko at yung anak ko. Dito kami sa SM Fairview Department Store. Hindi naman kami mamimili or mag-shopping-shopping, mag-window shopping lang kami. Kasi matagal rin hindi ako nakapasok dito kaya nagkayayaan kami. Kakain lang naman kami dito. Yes, of course. Dadayo lang kami ng kain dito. Charot. Namasya lang talaga kami. Nag-request kasi yung anak ko na gusto daw niyang magpunta ng SM. Nakapunta na siya dati noon nung maliit pa siya nung nakatira kami doon sa Manila. Pero ngayon na lang ulit na ulit. Kaya naman. Ayan. Nagtaka ako dyan kung bakit puro payong yung laman ng bag ng nanay ko. Kaya pala sobrang bigat. Tatlong payong ang nakalagay plus yung water niya. Kaya naman nagkatawanan kami. Puro payong ang laman ng bag niya. And then, yun lang yung video natin for today. Thank you for watching. Salamat po sa patuloy na pag-support sa video ko, sa pag-re-react. Super thank you, thank you. And then, eto na yung reality natin, yung time na paalis na tayo. Sobrang naiiyak na ako dyan kasi yung panganay kong anak is lagi siyang, every time siya nagme-message sa akin at talaga nalulungkot na siya. Tapos, lagi niya akong sinasabihan na last contract ko na lang daw to. Pagkatapos daw ng contract na ito, huwag na daw akong bumalik. Hindi naman ako makapag-promise sa kanya na hindi dahil napakarami kong responsibilidad pa. Lalo na sa kanila, sa pag-aaral nila, parang hindi pa nangangalaghati o parang nagsisimula pa lang dahil hindi pa siya nagka-college. Kaya sabi ko, kaya mo yan. Sa una lang talaga, ilang araw, ilang linggo, tayo pareho tayong mag-a-adjust ulit. Kaya ito yung lagi kong sinasabi, parang ayoko talagang umuwi na babalik pa ako dito. Gusto ko pag umuwi ako, hindi na ako babalik. Ay nako, ilang oras na lang nasa Hong Kong na ako. Flight ko ng 5:40 ng hapon. So, mga 7:50 na sa Hong Kong na ako. At yun lang po yung video natin for today. Thank you for watching. Pasensya na kayo at medyo mahaba ang video na ito. Mula Mindoro to Hong Kong ito. Kaya yun lang po. Bye!